Good morning po. Welcome po sa aking YouTube channel, Fluid Mechanic. At ayan po, sa video na ito ay mag-reset po tayo ng clutch assembly ng Ford EcoSport DPA6 Dual Clutch Transmission. Okay po, so pag ibabalik lang ang luma ay ng clutch, ay kailangan po i-reset ang clutch. So, ayan po. Ayan. Pagbago po ang clutch, okay, pag bago ay release lang po ang kailangan gagawin. Okay? So, ayan. Ayan. Kailangan nakapasok po yan lahat na yun. Nakalock. EcoSport at Ford Fiesta. Ganon din yung kanyang clutch. Basta DPA6 dual clutch transmission po yung kanyang transmission. Okay? Ayan po, pag nagustuhan niyo itong video na ito, subscribe na rin sa aming YouTube channel at mag-like at share. Po. So dapat po ay naka-lock na po ito lahat, itong mga pins, isa, dalawa, tatlo, apat, at saka mayroon din dito, so lahat ay nakapasok yan, yung buho dyan. Okay, release. Okay, yung isa naman ay ating ikakabit ito, yung maliit na bilog. Ayan. So dapat naka-lock po ito. Ayan. So, yan. Lagay lang dito banda. Yan. Yung yan. Yan. Okay, so ikutin muna natin pa no clockwise. Yan. Okay. May ikot na siya. Tapos
ng yan. Wait muna. Wait. Ay, ikaw, wait. Tapos, ikutin na natin to para malak. Buhay na lang eh, buhay na lang eh. Ay, kalihok di hapon dahi. Kalihok na. Ayaw, tara to. Okay. Okay. Tangon. Yan, so dapat nakalak. Kulang ba yun? Apap. Siba. Yan. Na. Okay. Yan. Maglisod man, buhay ko no, buhay ko no. Ilang, gi. Maglisod. Ano, sunod gila na, alam ko mo. Hindi, inig-log ni mo. Gi, yan. Logi, we. Eh, dahan-dahan lang. Oh, sige. Gi. Wala pa dere. Yan. Okay. Yan. Yan. So, nakalock na po siya. So, pwede na po ito ikabit na. So, ito, sa gitna na. Kanina, sa ano to, gilid. Ngayon, so, ito yung ano, seat na siya, naka-seating lang. Okay, tamang seating ng clutch, dual ito clutch. Eh, ito yung ano, ginawa natin kasi wala tayong bench vise. So, manual muna. Wala ta. DIY. DIY. Okay, so yun lang po muna, update po pag mag-reset na. So kailangan po itong i-reset pag nakakabit na po sa kanyang transmission assembly. Tingnan natin yung kanyang transmission assembly. Ayan po, pag nakakabit na po siya dito, ayan, pag nakakabit na po siya dito, eh kailangan po natin i-reset. Kasi pag hindi may re-reset ay hindi pa rin siya tatakbo. Okay, ayan, stack up na po, ayaw na siya bumabalik. Ayan. NB o stack up din tong isa. Ito yung E and C4B. So dalawa po yung naka-stack up. Yan, ayaw na bumabalik. Yan, so dapat yung position po niya dito nakaganyan. Yan. Yung brand new. So, kailangan po itong tatanggalin. So, huwag kalimutan na tatanggalin po ito. Ito po ay lock lang. Ayan. So, huwag. Ayan. B. Ayan. So, hindi po ito pwede magkalipat. Kasi, iba yung ano niya. Size ng kanyang fork. So number 45 torch. Oh, 45. Okay, 45. Ito yung C4E. Yan, yan po ang C4E. Mas malaki nito. Yan, mas malaki. So nasa ibabaw po siya. So yun lang po ang tatandaan kasi makabit naman po siya dito pero hindi po tumatakbo pag magkabaligtad. Yan, so iwasan na magkabaligtad para iwas damage ng ating C4. Mahal na naman po ito, may kamahalan naman din.
tamang higpit lang. Po, may slot po siya dito. Ayan. Ayan po. So, alignment niya. Ayan. Ayan. Check natin. Check natin. So, ikutin lang natin. Counterclockwise. Counterclockwise. Kusang bumabalik niyan pag mag-release na. Yan. Yan. Wala naman. Ayan po, ito yung bago na clutch. Ayan. Ayan po, bago na clutch. Ayan. May kasama na siya. At saka grasa. Okay. So, ito yung bago niya na clutch. Kapit natin yan. Ayan, lagyan din natin ng grasa para smooth na smooth yung kanyang shifting. Tips lang, tips yan. Yan. Sana naman ay may kunting na itutulong kami na para ganito lang, para sharing is caring po. Share ng kunting tips. So, subscribe na din sa aming YouTube channel at mag-like. May katanungan po kayo, pwede po kayo mag-comment sa aming YouTube channel at aming sasagutin. Yun po. Yung bago. Kalimutan alisin. So mayroon siyang marking. So ito yung clutch niya. So ayan, ito yung ni-reset natin kanina. So ito yung ni-reset kanina. So may bago siya. Ito ni-reset lang natin para makita kung paano i-reset pag binalik nyong ano, luma. So ito yung bago, naka-reset na to. Kaya hindi na to kailangan i-reset. So ito, pasok siya. Ito. So ni-reset natin to para ipakita kung paano i-reset yung luma kung kailangan siya ibalik. Pero itong bago, naka-reset na siya. So ano na to, kakabit na natin to ng ano. So tingnan natin. Ayan. Ito yun, ganyan. Ganyan yung position niya sa ilalim. Ayan. So, ganyan. Ganyan yung position niya. Ganyan. Okay, kapit natin.
ito yung special tools natin dito para hindi siya masira. So ito yung ano sa bearing yan. Tapos at ayan po, nakapit na natin yung mga lock niya, apat na bilog. So, ang gagawin naman natin dito ay ikot na natin para mailapat na yung kanyang snap ring doon sa ilalim. Yan, meron siyang lagayan ng snap ring sa ilalim. So, okay. Kulang ba? Yan. Okay, release natin, release. Release. Smooth, yay! Yan. Okay, so ito yun ang kailangan natin na ilagay dito. Mayroon siyang snap ring para sa kanyang, para hindi lumabas yung kanyang clutch assembly. So mayroon siyang lock dito na snap ring. Ayan, ito yung special tools natin. Ayan. Ayan, ilagay na natin. Ayan po, so yung Ford Fiesta at saka EcoSport, ganito lang din yung kanyang transmission. So pag dual clutch DPA6 dual clutch transmission, so ito na po yun yung loob niya ng transmission. Okay, kapitan natin yung snap ring. So yung ni-reset natin nung naka-reset, i-release natin yung ano niya, yung lock, yung naka-reset. So ikutin siya ng counterclockwise hanggang 10 lang, pwede mag-11 basta wag lang lalampas sa 12. So dito siya nakaposisyon 1, hindi siya lalagpas ng 12. Tapos may maririnig ka dito na ano, parang tik-tik. So ibig sabihin nun, nagre-release na yung mga lock. So ikutin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, yun. Yan. 7, 8, 9, 10. So isa pa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay na. So sa pangalawang ikot, wala na siyang tumutunog. So ibig sabihin na yung lahat ng lock na-release na yon. So dito tayo sa ano, sa isa. Yan. Natin. 1. 2. Ano natin 'yon? Na-release na lahat ng ano ya, lock. Okay. Kapit natin 'yon. Ito. So dapat ito align to dito, ah. Ito bago.
Kapit natin yung bago. Yan. Tapos ito. Balik. Balik na natin yan. Kasi tapos na yung ano, reset. Yan. Yun. Okay, so ready na po ito para ikabit sa sasakyan. So all set na po. Lahat, okay? So yun lang po muna at maraming salamat po sa panonood. Huwag kalimutan mag-subscribe sa aming YouTube channel at mag-like. Yan. So pagkatapos nito ay kailangan pa po ito i-learn yung kanyang transmission strategy. Yan, so tawag po nito ay adaptive learning, itong transmission na ito. So stay tuned po pag okay na po ito. So subscribe para ma-update po sa part 2 nito na pagpapatakbo. Yan. Okay, bye-bye, God bless.